Good morning, guys. So today is December 21 na Monday. 4 days before Christmas. So ayan, malapit na yung Pasko, ilang araw na lang. So today ang gagawin natin is magbabalot tayo ng gifts. Tapos ka lang kumain ko. Opo. So ang halos nga ang binili ko lang sa mga kids, re-repack lang tayo ng ano, samahan niyo ako later. Mag-repack tayo ng mga goodies lang sa mga kids kasi actually mahirap lumabas ngayon para mamili ng gifts. So tayo naman mga Pilipino ang masaya tayo kahit ano ang tawag dito, kahit meron tayong kinakaharap na sitwasyon, kagaya ngayon tayo nasa pandemic pa rin. Tayo mga Pilipino, yun yung isang maganda sa atin, palagi tayong positive, di ba? Minsan nga, di ba, binabagyo na pero nakangiti pa rin, binabaha na pero nakangiti pa rin. Kasi yun yung isang katangian na maganda sa ating mga Pilipino, yung palagi tayong nakangiti sa harapan ng problema. Palagi tayong nakangiti. Kasi siguro ang way natin, kasi para mas magaan yung pakiramdam, ngitian natin ang mga problema na yan. Sabi nga, so kahit nasa pandemic tayo, sigurado marami pa rin Pilipino na naghahanda para sa Christmas. Actually, ang importante naman, kahit hindi naman magarbo yung handa natin ngayong Pasko, ang importante magkakasama tayong buong pamilya, di ba? Yun yung pinaka-importanting, actually, isa sa mga magandang natutunan natin siguro ngayong pandemic, kasi yung magkakasama tayo sa loob ng bahay dahil bawal lumabas. So, yun yung isang sigurong magiging magandang hatid din itong Pasko. Yung magkakasama tayong magdi-dinner, buong pamilya nandyan, magkakasamang magsasalubong ng Christmas, magkakasamang kakain ng Noche Buena, magkakasamang magbibigay ng gifts, or kung meron mang gifts, diba? So, kahit wala namang gifts, ang importante talaga magkakasama tayo. Yun yung isang pinakamasayang parte ng Pasko. Makasama mo yung mga pamilya mo. So, ngayon, yun yung ating goal for today. Magpe-prepare tayo for our Christmas gifts. Ang ipe-prepare natin na, yung sabi ko nga, bumili lang ako ng maliliit na pouch at saka yung mga pwede kong i-repack na mga goodies para sa mga kids. Kasi ang mga bata, kasi masaya na yan sila kahit gaano kasimple, kahit gaano kamumurahin yung regalo mo. Ang ikakasaya kasi nila yung magbubukas sila ng regalo, di ba? Kahit naman sa mga adults, di ba? Ang importante kasi, it's the thought that counts, sabi nga. So, yung naalala ka lang bigyan ka ng regalo, napaka-saya na yon sa puso mo or sa damdamin na naalala ka ng tao. So, kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit, kung gaano kamura or kung gaano kamahal, ang importante, masaya tayong lahat. Ang importante, na-appreciate natin. Importante, nagpasalamat tayo. Yun ang isa pang importante ngayon na magpasalamat tayo sa itaas kasi meron tayong kahit papanong isi-celebrate na Christmas kasama ang pamilya. So, ako nga, ang isang pinagpapasalamat ko is yung nalampasan namin, yung nangyari sa amin, yung quarantine namin, di ba? Isang malaking regalo na yan sa amin ni God na naging healthy ulit kami, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. So, yun. Yun yung isang napakalaking pinagpapasalamat ko talaga sa itaas. So, palagi lang tayong magpasalamat at magdasal kung medyo mabigat na sa damdamin kung ano man ang mga dinadala nyo ngayong pandemic, palagi nyo lang idasal kay Lord kung ano man yung dinadala nyo kasi yun yung isang magpapagaan ng dinadala nyo kung ano man yung nasa dibdib or ano man yung problema ang kinakaharap nyo ngayong pandemic. Kung sa tingin nyo hindi nyo masi-celebrate ng ang tawag dito, kung hindi nyo masi-celebrate ng magarbo or walang handa, ang importante talaga yung magkakasama ang buong pamilya. Kahit ano man yung nasa hapag kainan,
Ang importante, isipin nyo lang na magkakasama kayo, lahat kayo na andyan. Ibig sabihin, lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan, kaya kayo magkakasama. Yun yung isang malaking bagay na pwede na nating ipagpasalamat ngayong Pasko. So, samahan nyo ako guys, magbabalo tayo ng regalo later. Hello guys! Andito tayo ngayon sa kwarto kasi dito tayo magre-repack or magbabalot ng ating regalo. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron akong i-re-repack ng mga goodies para sa kids. So, bumili lang kami ni Daddy nung nagpunta kami ng SNR. So, hindi ako nag-vlog doon nung mag-SNR kami. Kasi gabi na yon. So, hindi na ako nag-vlog. At saka, nagmamadali kami kasi yung dalawang bata, iniwan lang namin doon sa tita ni Dad. Kasi walang maiiwan dito sa bahay. So, ipapakita ko sa inyo kung saan ko ilalagay. Ayan. Dito natin ilalagay yung ating goodies na ire-repack. Maliit lang to eh. Nabili ko lang siya sa Nabili ko lang siya sa Shopee. Pero meron na siyang kasamang tali. Tapos may print na rin na Merry Christmas. So, ipakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Wait lang, ha? So, ito siya. Parang sa isang... So, ito siya. Ayan, ganito siya kalaki. Ayan. So, dito natin ilalagay yung goodies. Ayan, nakalagay naman Merry Christmas. Tapos, meron siyang tali. Ayan, hihilahin mo lang. So, parang siya yung magiging lock. So, hindi mo kailangang i-tape. Hindi mo kailangang i-stapler. So, parang ano siya. Maganda yung klase ng plastic. Parang mat. Yung pagka-plastic, yung plastic niya, yung magandang klase, parang biodegradable na plastic, pero matte yung ano niya, matte finish yung kanyang pinaka-texture. Ayan, no? Ayan, so ang ganda, diba? So, ilalagay lang natin yung mga goodies. So, tatlong pack yung binili ko nito. Tapos, ang laman ng isang pack, walang nakalagay. Pero parang alam ko madami naman siya. Parang 20 pieces ang isang ano, or 10 pieces. So malaking bagay na yung 10 pieces kasi hindi ko naman mauubos to. So may magagamit pa tayo para next year. So ako palaging ganun ako mamili pag pang regalo. Minsan naghahanap ako ng sale. So sabi nga natin, di ba, hindi naman importante yung presyo. Ang importante na alala mo silang bigyan. So usually naghahanap ako ng mga sale pang pangregalo or earlier before December namimili na ako kapag may mga nag-sale ganyan. Eh since nga may pandemic tayo, bawal lumabas, tapos na-quarantine kami ng November, so hindi kami nakalabas, hindi tayo nakapag nakapagtingin-tingin ng mga sale na pangregalo natin in advance. So isinabay ko lang, kaya puro goodies lang yun sa mga kids ganyan. So babawi na lang tayo next time. So, mas doon sa goodies kasi, bumili na lang ako ng mga ilang piraso na irerepack ko na lang. So, ang importante naman, may matatanggap yung mga bata. At saka, mag-enjoy naman sila kasi pagkain naman yun. So, umpisahan na natin ang ating laban today. So, ito guys, yung pambalot na binili ko. Ayan. Bali, ano siya eh. 1, 2, 3. Bali, 4 na balot. So, 10 pieces ang isang balot. 40 pieces na siya. So, ilagay natin dyan. Tapos, dito natin ilalagay yung ating i-re-repack na mga goodies. Ayan. Brownies. Magkaiba sila. Ay, pareho lang pala. Merong parang M&M's or chocolate. Ayan. I-re-repack lang natin yan para masaya yung mga kids. So, ayan. And then, yung ating crybaby na bubble gum. And then, yung ating M&M's na fan size. Ayan lang yung irerepack natin, guys. So, ilang piraso lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 pieces yung makukuha nila dun sa loob. So, parang ano lang to eh. Giveaway para sa mga kids. So, irepack na natin isa-isa. Thank you.
Hello guys, ayan, nagdito pa tayo. Nagbe-bake pa ako ng crinkles kasi ito nga yung order sa akin. So, tatapusin ko lang ito. Si Kuya nagla-lunch na. Si Lucas may kausap pa. Yung pinsan niya, nagbe-video chat sila. So, tatapusin ko lang ito para deliver natin mamaya pagdating ni Daddy. So, hello guys, tapos na ako sa aking binake. Na crinkles. So, mamayang gabi i-deliver naman namin to ni Daddy. Tapos, after ko dito, patutulugin ko naman si Lucas. Tapos, lalagyan ko ng gift tag yung ibang pang-giveaway natin ngayong Christmas. So, tatapusin ko lang ito. Tapos, babalikan ko kayo mamayang hapon na siguro. Ayan guys, tapos na tayong magbalot ng regalo. So, ngayon, pagigising ko lang from afternoon nap. So, tulog pa si Lucas. Tapos, mamayang gabi, i-deliver naman natin yung ating pa-order. So, siguro itong vlog na to i-upload natin bago mag-Christmas. Kasi, sa 24, uuwi naman kami ng Laguna. So, doon tayo magki-Christmas. Usually nga, sabi ko nga sa inyo, umuwi kami ng Laguna kapag Christmas vacation kasi bakasyon si Enzo. So, yun lang yung time para magkaroon siya ng kalaro. Usually, summer vacation na andun din siya. Kami. Kasi ayaw niya magpaiwan doon mag-isa. So, uuwi tayo sa 24 sa Laguna. So, yun, magse-celebrate lang ng Christmas kasama ng family ko. Tapos, January 1, uuwi na tayo dito. Dito naman tayo magse-celebrate. Dito naman tayo magse-celebrate ng after New Year. So, January 1, New Year. Tapos, siguro simpleng celebration lang today. Usually, this year, usually naman talaga simpleng celebration lang kami. Nagluluto lang kami ng kapatid ko na bunso. Tapos magkakainan lang kami, ganyan. Kwentuhan, usually ganun lang kami mag-celebrate ng Christmas. Tapos, pag Christmas Day, yung mga bata pumupunta dun sa mga tita ko. Dun, namamasko sila dun. So, pinapayagan naman namin sila magmamasko kasi sa mga tito at tita ko lang naman sila pumupunta. So, yung Christmas naman, sabi ko nga sa inyo, ang importante, kahit simple, ma-celebrate natin basta sama-sama at saka isang importante na huwag nating kalimutan na yung Christmas ay kaarawan ni Jesus Christ. Yung Christmas ay birthday niya. So, yun yung isang huwag nating kalimutan mag-pray at magpasalamat sa Kanya for everything, lalong-lalo na yung mga nakalagpas sa pandemya na to. Although nasa pandemya pa rin tayo, yung mga nakaranas ng karamdaman na yung mga naka-experience o nakaranas nga nung karamdaman na ng pandemic na meron tayo ngayon. So, magpasalamat tayo at magdasal at batiin natin siya ng maligayang kaarawan kasi yung Christmas talaga ay para sa Kanya. So, yun ang huwag natin kakalimutan unang-una sa lahat. Sobrang simple lang sa Laguna kung mag-celebrate kami, nagluluto, kainan, kwentuhan. Tapos, pag after Christmas, usually meron kaming Christmas party. Pero dahil nga bawal na yun ang Christmas party at may pandemic pa tayo, wala muna tayong Christmas party. So, i-enjoy lang natin yung togetherness kasama ng ating pamilya. I-enjoy lang natin yung time na kasama natin sila ngayon kasi kompleto tayo. Dahil naandyan ang lahat, dahil na tayo ay nasa pandemic at naka-quarantine. So, i-enjoy natin yan at huwag natin kalimutan magpasalamat kay sa Panginoon at kay Jesus Christ kasi birthday niya, batiin natin siya. Huwag na huwag natin kalimutan. So, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood, sa pagbabalot ko ng regalo, sa
mga kwento ko. At kung nag-enjoy po kayo, please click the like button. And kung gusto niyo namang ma-notify kung meron kaming bagong upload na video, i-click niyo lang po yung notification button sa ibaba or yung bell icon. At please subscribe. Thank you guys for watching. Merry Christmas, everyone! Stay safe! Bye!